Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong discussion na. So, ngayon guys, pag-uusapan natin dito sa video na ito yung Holcim, kung ano ba nangyari kahapon. So, at saka yung anong possible mangyari mamaya sa opening. So, guys, before I start guys, please don't forget to click Positional Traders PH. So, sa mga newbie, may mga playlist tayo dito. So, nandito yung buy signal lesson. So, downtrend, uptrend, sideways, nandyan po. So, susunod na rin, lalagay ko dyan yung bounce play. So, pinag-aaralan ko pa guys, no? Para maganda yung lapag natin. So, may lesson technical charting tayo. From lesson 1 to lesson 7, meron din dyan comparison ng peso cost averaging versus buy in support, sell and resistance, kung alin ba yung mas maganda sa long term. So, indicators, meron din tayo dito guys. Check nyo lang dito sa playlist. Dire-diretso na yan kapag pinili nyo. Tapos itong core of body technical chart analysis. So, medyo mahaba-haba to, pero more on analysis to guys. So, parang tinitingnan natin yung future kung ano mga possible mangyari, no? So, check nyo lang guys, no? So, simulan natin to kay Holcim guys. So, nag-check naman ako kay Holcim. Wala naman pangit na issue sa kanya. So, prepare ko na tong ano, yung technical chart niya. Ang nakita ko lang dito kay Holcim, yung technical chart niya, kinuha ko pa dito sa 10 years, ano ba taon to? July 2010, dito ko pa kinuha yung mga possible support niya. Kasi wala na kasi makita dito eh. No? So, mamaya, may kukwento ko sa inyo kung anong nangyari dito at bakit kailangan, bakit hindi na masyado tumataas to. Si Holcim, no? Kukwento ko mamaya. So, dito simulan natin yung charting nito. 6 months. Okay, guys. So, as of now, guys, nabasag ni Holcim yung support na ito. Mapapansin nyo, itong support na to, nabasag niya to. So, bumulusok nga siya kahapon, no? Kahapon ng opening. So, umalik siya ngayon dito sa 5.81. Ano bang pinakalo nito? 5.71. Umalik siya dyan. So, ang hirap din laruin ng bounce play kasi nga, 6% o 8% lang. Hindi mo lang nagtya-10%, no? So, ang possible next support niya, ito guys, 4.9. So, medyo malalim. So, kung susukatin natin, kung nakaposisyon ka dyan, mas maganda kung mag-sell ka na. Kung nakaposisyon ka dyan. Kasi medyo malalim talaga guys. Simula dito sa closing. Closing nito is 6.24. Check natin. Dyan sa part na yan. Ano ba kalalim? 16% guys. Malalim. No? Ang pangit lang talaga dito guys. Bakit pangit to bilhin talaga? Pangit talaga bilhin guys. Diretsahan talaga. Pangit. Alam niyo bakit guys? Bakit ito pangit? Unang-una guys. Kung nakita niyo yung video ko sa ano sa downtrend, yung strategy doon kung paano ka bibili. Kung titingnan mo to guys, downtrend talaga to. No, kahit saan kukunin, downtrend talaga tong part na to. Ngayon kung makikita niyo nag-downtrend to guys, makikita niyo to, yung lower high, lower low. Tong lower low, sell ka dito sa lower high. No. Tapos ito nagkaroon ulit siya, nagkaroon ng sideways. Tinay niya ulit umakyat. Nagkaroon siya ulit ng high na dito sa taas, no? So, halos magsa-sideways na dito. Ngayon, bumaba na naman. Bumaba naman. Ang titingnan niyo dito kay Holcim, yung laro ni Holcim ng chart niya. Kung kita mo, itong chart na to, yung area na yan, ang laro lang talaga dyan, bounce play. Bounce play yung laro dito, itong area na to. Yan. Yan, yung area na yan. Bounce play lang laro dyan. Kikita mo, no, halos pababa na ito guys. Tapos nagkaroon pa ng gap down. Ay, kung mapapansin nyo yung chart ni Holcim, palakihin ko, nagkaroon siya ng gap down. No. Ngayon, makikita mo dito, ito, lower low na to. Tapos gumawa ulit siya ng lower low. Ngayon, nag-consolidation, gumawa siya ng lower high. Sell ka dito sa area na to. So, may rules tayo sa lower high. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng lower low at lower high yan, dahil nga downtrend, 5% lang profit na. Huwag ka mag-assume na nga tataas to kasi nga,
nasa downtrend pa siya. Tulad ng rules lang natin na sinasabi ko na 5% take profit na. At least, o kaya, minimum lang na 3%, okay na yun. So, huwag tayo mag-expect. So, tingin nyo lang guys, nangyari dito, lower low. Nagkaroon ng lower low ulit dito, sa part na to. Yung area na yan, oh. Yan, oh. Tingnan to yung, ano yan, lower low na yan. Ayan guys, so kitang-kita lower low. Sa area na yan, no? Nagkaroon siya ng lower low. Palitin natin, hanapin natin, baka extend na natin kung kaya pa. O, kita. Kaya pa, guys, no? Ito nyo guys, yung pattern. Lagi nyo titingnan guys yung pattern ng lower low. Tsaka low, mga higher high. Check nyo guys, tingin mo. So, anong possible? Baka mamaya dito siya umupo. Umupo siya dito. Sana, dyan umupo sa 5.5. No, 5.5. Eh, paano kung dumiretso dyan sa 4.9? Di basag ka na naman. Ngayon, dahil nagkaroon ng lower low dito, sell ka dito sa lower high. Check nyo naman ulit to. Nagkaroon ng lower low. Nagkaroon ulit ng lower high. Bumaba ulit, sideway. Sumubok ulit ng lower high dito. Ilan lang ang tinaas nito? Check natin. Opening. Opening 6.2. Na 6.22 yan. Oh, 5% lang guys. 5.6. Okay na. Take profit 5%. Yung opening niya dito, 7%. So, kapag downtrend, ang level lang natin dyan is 5% lang. So, maswerte yung mga nakaposisyon dito. No? So, na-break na yung ano, kung sakaling ma-break pa itong 5.81 level na yan, possible yan dito sa 4.9 na. Abang ka. Sideway na naman to. Tapos, kikreate naman ulit ng lower high. So, doon ka naman magsisell 5%. So, hanggat maaari guys, itong mga style na to, kung ipit ka na dito, iwasan mo na to. Ayun guys, bakit hindi ito umakit guys? May kwento kasi ito guys. Nung time na nandun ako sa Pilipinas pa guys, doon pa ako nagtatrabaho sa isang batching plant sa Pilipinas, ang hawak talaga namin, Eagle Cement. Ngayon, yung Eagle Cement, binili to nung 2018 yata o 2017. Check nyo lang guys, ha, 2018 o 2017 by August or July. Nabili tong Holcim na to. Ayun, nung nabili yan, so, mga 60% ata nabili ni Eagle, no? Ngayon, ang rules kasi ni Eagle, guys. Kapag kaming mga ready mix, bago kami makapasok sa isang project ni San Miguel Corporation. Ang Eagle kasi is San Miguel Corporation 'yan, guys. No, lahat ng project bawal gumamit ng ibang semento kundi Eagle lang. No. Ewan ko lang kung pinapayagan nila itong Holcim dahil nakabili nga sila. Pero dahil nga mother, pinaka-main to, syempre, priority nila Eagle sa mga project na yan. Ang rules kasi doon, nung nag-attend ako ng meeting doon sa Ortigas, dito sa likod ng SM Mega Mall, ang sabi ng procurement sa amin, ayaw namin makita na gumagamit kayo na hindi Eagle. Kahit sa construction, ayaw namin makakita ng hindi Eagle. Lahat ng construction ng San Miguel Corporation, Eagle. Kaya kung titingnan mo guys, yung Eagle, parang blue chip yung galaw. Titingnan nyo lang ha, yung Eagle. Ito kasi yung pinaka leader sa lahat ng semento. Kita nyo guys, ang galaw ng Eagle. Oh. Pares na pares dun sa, no? Sa PSEI. No, kay San Miguel, pares na pares. Pares na pares ang galaw ni Eagle. Kaya nga guys, mahirap bumili dyan sa mga hindi leader na semento. Kung sa bibili ka lang naman ng mga magagandang tulad ng dito sa cement, piliin mo na yung leader. Tulad sa bangko, BDO, BPI. No, yun ang mga leader, no? Yun ang mga pipiliin mo muna bago yung mga lower, no? So, nandun kasi siya. Kasi nga priority ng San Miguel ang Eagle Cement. Guys, no, kaya iwasan nyo muna 'to yung mga Holcim na 'yan. May ipit lang kayo, guys. I hope guys nakatulong ako sa information, no, sa kwentong itong 2018 pa 'to. Kasi hindi ka makakapasok kay Eagle kay San Miguel Corporation
na mga project kung hindi Eagle Cement ang gagamitin mo. So, ang project, yung sa build, priority yung gumagamit ng mga batching plant na ano, Eagle. So, hindi, kung hindi ka Eagle Cement, ay hindi ka makakapasok sa mga project ni San Miguel. Kaya namin nakuha yung project dun sa Cavite. So, guys, maraming salamat guys sa time nyo sa pagbigay ng unting oras. Sana nakatulong ako sa insight ko. So, alam na natin yung Holcim at saka Eagle, piliin mo si Eagle. No, guys, maraming salamat.